mabisang halamang gamot para sa iba't ibang sakit. Halamang gamot ang nakasanayan ng inumin ng mga Pilipino bilang luna sa iba't ibang karamdaman. Maliban sa ito ay mura at makikita lang sa bakuran ay wala itong kemikal na maaaring magdulot ng side effects sa ating katawan. Narito ang ilang halamang gamot na epektibong panlaban at luna sa iba't ibang uri ng karamdaman. Bawang. Hindi lamang nagpapasarap ng pagkain. Ang bawang ay isa ring halamang nakakagamot ng iba't ibang sakit. Ayon sa pag-aaral, ang bawang ay mabisang panlaban sa mga bakterya gaya ng Salmonella at E. coli. Ito rin ay itinuturing na gamot sa multi-drug resistant tuberculosis. Mabisa rin itong panlaban sa sipon, sinus, congestion at diarrhea. May mga pag-aaral rin nagsasabing ang regular na pagkain nito ay nakakababa ng blood pressure. Para gamitin ito bilang halamang gamot ay kumain ng isa o dalawang butil nito araw-araw. Honey. Mula pa noong unang panahon, ang honey ay ginagamit na bilang panglunas sa mga sugat at pang-iwas sa mga infeksyon. Ayon sa pag-aaral, ito rin ay mabisang panggamot sa mga chronic wounds, burns, ulcers, bedsore at skin grafts. Ito rin ang pumipigil sa pagdami ng iba't ibang bakterya sa ating katawan dahil sa taglay nitong antibacterial properties. Ginagamot naman nito ang mga sugat sa pamamagitan ng paglalagay ng protective coating laban sa mga bakterya. Maliban nga sa mabilis na pagpapagaling sa mga sugat ay mabisa rin itong gamot sa sore throat, gastric ulcers, digestive disorders, ubo at skin problems gaya ng acne. Ngunit dapat tandaan na hindi ligtas na ibigay ang honey sa mga sanggol na isang gulang pababa. Dahil sa hindi pa kaya ng kanilang murang tiyan ang mga bakteriyang taglay ng honey na maaaring makasama sa kanila. Para gamitin bilang halamang gamot ay maaari itong inumin o kaya naman ay ihalo sa tsaa o pagkain. Para naman magamot ang sugat ay maaari itong i-apply ng diretso sa apektadong parte ng katawan. Luya. Ang luya ay isa ring mabisang halamang gamot sa mga sakit. Ito ay itinuturing ng scientific community bilang isang natural antibiotic. Ayon sa pag-aaral, ito ay nagpakita at nagpatunay ng kakayahan ng luya na labanan ng maraming strains ng bakterya. May mga pag-aaral ring isinasagawa para mapatunayan ang effectivity nito sa pagbigay lunas sa seasickness, nausea, upset stomach at pagpapababa ng blood sugar level. Ang luya ay mabisang panlunas din sa sintomas ng sipon at trangkaso. Para gamitin bilang halamang gamot ay magpakulo ng pinitpit na luya sa 2 tasang tubig at inumin araw-araw. Oregano. Isa pang halamang gamot na pinaniniwala ang gamot sa ubo ng matatanda ay ang oregano. Ang oregano ay may taglay na anti-inflammatory properties at saring antioxidant. May iba namang nagsasabi na ang oregano ay nakatutulong para palakasin ang ating immune system. Bagamat hindi pa napapatunayan ang mga ito, may ilang pag-aaral namang nagsasabing ang oregano ay mabisang uri ng natural antibiotics, lalo na kung ito ay ginawang oil. Maliban sa oil form, ang oregano ay maaaring gamitin bilang halamang gamot sa pamamagitan ng pag-inom ng patas mula sa pinigang dahon nito na hinalo sa maligamgam na tubig. Catnip. Ang catnip ay isa ring halamang gamot na makikita lamang sa ating bakuran. Pinaniniwala ang nakakagamot ito ng sirang tiyan, nakakatanggal ng anxiety at tension. Para gamitin bilang halamang gamot ay magpakulo ng 4 o 5 dahon nito sa 1 tasang tubig. Salain at inumin ng 1 o 2 beses sa 1 araw. Ginseng. Ang ginseng naman ay halamang gamot na nakakapawala ng mental at physical fatigue. Nalulunasan din ito ang lala ng sipon at pinaniniwala ang nakakatulong sa mga lalaking mayroong erectile dysfunction. Para gamitin bilang halamang gamot ay magpakulo ng 1 kutsarita na pinatuyong ugat nito sa 1 tasang tubig sa loob ng 10 minuto. Salain na tinumin ng 1 hanggang 2 tasa kada araw. Tanglad. Ang tanglad o lemongrass ay isang mabangong damo na ginagamit rin bilang pangtanggal ng lansa o amoy ng pagkain. Pinaniniwalaan din isa itong mabisang halamang gamot sa iba't ibang karamdaman gaya ng sumusunod. Pagkatae, pananakit ng ngipin, hirap sa pag-ihi, pananakit ng sikmura, pananakit ng likod, rayuma, alta presyon at sakit ng ulo. Para gamitin halamang gamot ay magpakulo ng daon o ugat nito at inumin. Bayabas. Ang bayabas ay hindi lamang masarap na prutas na paborito ng maraming Pilipino.
Isa rin itong mabisang halamang gamot lalo na sa mga kati at sugat sa katawan. Ang pinakulong daw ng bayabas ay pinaniniwala ang mabisang gamot sa sugat na dulot ng tuli at panganak. Gamot din umano ito sa ulcer, rheuma, namamagang gilagid, pagtatae at hirap sa pagdumi. Kalamansi. Isa pang masustansyang prutas at pampalasa sa pagkain na halamang gamot rin ay ang kalamansi. Ang juice nito ay pinaniniwala ang nakakagamot ng ubo, sipon, alta presyon at pati sakteng yawat at pangitim ng balat. Pigain lang ang katas ng prutas nito at ihalo sa tubig at inumin. Guyabano. Ang guyabano ay isa pang prutas na paborito nating mga Pilipino. Maliban sa masarap at nutrients na taglay ng prutas na ito, ay mabisa rin itong halamang gamot sa iba't ibang sakit. Mabisa ito ang manong gamot sa pagtatae, pamamanas ng paa, esema, rayuma at sipon. May mga pag-aaral ring nagsasabi na mabisa ang katas ng bunga nito sa pagpigil ng pagkalat ng kanser sa katawan. Lagundi. Isa pa sa halamang gamot na napatunay epektibo laban sa ubo ay ang lagundi. Sa tulong nito, magagamot ang ubo, may iibsan ang sintomas ng asma at mailalabas ang plema sa dibdib. Pinapababa rin umano ng lagundi ang lagnat na dulot ng sipon at trangkaso. Ito ay mabisa rin umano pampawi ng sakit ng ulo at sakit ng ngipin. Ang kailangan lang gawin ay kumuha ng daon ng lagundi saka pakuluan ito sa 2 baso ng tubig. Gawin ito sa loob na 15 minuto pataas. Saka umanong inumin ang pinakuluang lagundi mixture na syempre sa temperaturang kakayanan mo. Sambong. Pagdating sa mga babaeng bagong panganak, ang pinakuluang tubig na may sambong ang laging ipinapayo ng mga matatanda bilang kanilang unang pampaligo. Ito umano'y para makaiwas sa lamig at binat ang bagong panganak. Pero maliban dito, ang pinakuluang daon ng sambong ay mabisa rin umanong luna sa mga sugat. Ganoon din sa rayuma, diarrhea, sipon at ubo. Nakakagamot din umano ito ng respiratory infections at pananakit ng tiyan. Anti-urolithiasis din ito o halamang gamot din kontra sa kidney stones. Ampalaya. Kung high blood o diabetic, ampalaya naman ang iyong dapat kainin. Sapagkat ito'y nakakapagpababa umano ng blood sugar at kolesterol. Maaari rin itong gawing juice at inumin. Ang katas ng daon nito ay mabisang gamot rin sa ubo. Gamot din umano ito sa lagnat, bulati sa tiyan at pati na sa sakit sa atay. Serpentina. Ang serpentina or Cinta andrographis paniculata ay isang medical herb at kilala rin sa tawag na King of Bitters dahil sa lasa nito. Kadalasan din ito hinahanap ng mga may sakit na diabetes dahil sa kakayanan nitong magpababa ng blood sugar. Mabuti rin itong pampababa ng lagnat, pagtanggal ng ubot at sipon. Nakakatulong din ito maglinis ng dumi sa atay upang maiwasan ang hepatitis. Pinoprotektahan din ito ang heart muscles upang maiwasan ang atake sa puso. Mayroon din itong natural antioxidant properties na panlaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Tandaan, dapat maging maingat sa paggamit ng serpentina lalo na sa mga sumusunod. Breastfeeding at buntis dahil sa abortive effect nito. Bawal sa mga pasyente umiinom ng aspirin o kahit ano pa mang blood thinner medication dahil ang serpentina ay nakakanipis rin ng dugo.